Daniel, may ATM card ka dito para meron akong panggastos. Kumuha kami ng sasakyan, pero hindi nakarehistro kahit kanino sa atin. Yung susi, instructions sa safe house mo nandyan. Dyan na rin nakaparada ang sasakyan. Pinilhan ka na rin namin ng bagong cellphone para makukontak mo kami kahit kailan mo gusto na hindi ka nila natitrace. Salamat po. Pero ma, sinong inutusan niyo para gumawa ng lahat ng ito? Si James. Hindi po ba ito alam ni Miguel? Hindi. Sinigurado kong hindi niya alam dahil alam kong pinagdududahan mo na siya. Wala siyang alam tungkol dito. Ma, mag-ingat ka kay Miguel. Dahil kahit wala akong nakitang ebidensya sa kanya, alam kong siyang may kagawa ng lahat ng ito. Ami, ano yan? Ah, mga damit po ni Sir Miguel. Dadalhin ko lang po sa kwarto niya. Ah, ako na. Ako na magdadala. Magmalanghin niya. Huwag na po kayong makit ng hagdan. Baka mapagod pa kayo. Hindi. Naghahanap ako ng pagkakaabalahan. Masyado akong nag-aalala sa mga pangyayari. Baka mamatay lang ako. La, huwag kayong magpakatiwala kay Miguel. Daniel, ang laki nang naitulong ni Miguel sa akin. Siya nga ang nakahanap ng abogado para makalabas ako kagad ng kulungan. Wala akong tiwala kay Miguel. Nakita ko kanina siya. Iba ang ngiti niya. Baka masaya lang siya para sa akin. Ma, hindi. Nanlilisik ang mata niya. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya dito. Napansin ko lang kasi, nung panahon na hinahanap natin ang kumadrona at si Hugo, para bang merong kumipigil. Merong humahad lang. Minsan nga naisip ko, baka merong nag-iispiya sa loob ng bahay na to. Merong nagtetraitor. At yung pagpaplanta ng ebidensya mo ay hindi magagawa ng isang taong tangilabas. May traitor dito? Sino? Yun ang hindi ko alam. Minsan pinaginalaan ko na si Tomas at si James. Pasalamat ka nga, Miguel. Noong mga panahon na nag-imbestiga dito ang mga pulis at nakita ang ebidensya, nasa Italy ka. Dahil kung hindi, ikaw ang pagbibintangan ko. Si Miguel, kung delikado si Miguel, ba't hindi mo paalisin sa inyo? Hindi ko nga pwedeng gawin yun eh, dahil baka makahalata siya. Baka magtago pa, at hindi na magkakaroon ng pagkakataon tong si Daniel na patunayan ang sarili niya. Pero ma, kapag hindi mo pinaalis si Miguel sa bahay, baka kung anong gawin niya sa inyo. Huwag ka nang mag-alala, hindi ako kayang saktan ni Miguel.